Ang module na to ay nakapokus sa mga sinaunang kabihasnan sa daigdig. Ito ay nahati sa mga sumusunod na paksa. Una, ang kabihasnan sa Mesopotamia sa kanlurang Asya. Ikalawa, ang kabihasnan sa Indus sa Timog Asya. Ikatlo, ang kabihasnan sa China sa Silangang Asya. At ikaapat, ang kabihasnan sa Africa. Ang mga sinaunang kabihasnan sa daigdig ay natatag sa mga lambak ilog. Marahil, ibinibigay ng ilog ang pangunahing pangangailangan ng tao katulad ng tubig na maiinom at irigasyon sa kanilang mga pananim. Ang pinakaunang kabihasnan sa daigdig ay ang kabihasnan sa Mesopotamia na kasalukuyang Iraq. Ang mga sinaunang tao ay nanirahan sa mga lambak ilog ng Tigris at Euphrates. Nahati sa limang pangkat ang nanirahan dito: ang mga Sumerians, Akkadians, Babylonians, Assyrians at Chaldean na dinaglaon ay sinakop ng mga Persians na ngayon ay Iran. Ang mga Sumerians ang pinakaunang kabihasnan sa Mesopotamia. Sila ay nakilala sa kanilang paraan ng pagsulat na cuneiform o isang uri ng pictograph o paggamit ng mga larawan na merong mensahe o ibig ipakahulugan. Sila ay sumusulat sa mga clay tablets o mga luwad at ginagamit na panulat ang mga stylus o matutulis na patpat. Nakilala rin sila dahil sa kanilang matatayog na ziggurat. Karaniwan, ang mga ziggurat ay ginagamit bilang templo ng kanilang Diyos. Sila ay pinamumunuan ng mga pari. Naniniwala ang mga Sumerians sa mga Diyos na may anyong tao o anthropomorphic. Hindi naglaon, ang mga Sumerians ay sinakop ng mga Akkadians. Ang Akkadians ang pinakaunang imperyo sa mundo. Ito ay pinamunuan ni Sargon. Ang mga Akkadians ay hinalininan ng mga Babylonians. Ito ay pinamunuan at tinatag ni Nebuchadnezzar. Hindi naglaon, siya ay pinalitan ni Hammurabi. Si Hammurabi ay napatanyag sa kanyang kodigo ng batas na tinatawag na Hammurabi Code. Ito ay kalipunan ng mga batas na ipinapatupad sa Babylon. Kabilang narito ang mata sa mata, ngipin sa ngipin, kung ano ang kinuha siyang kabayaran. Matapos mamatay ni Hammurabi, nagkawatak-watak ang kaharian ng Babylon. Matapos sa mga Babylonians ay ang mga Assyrians. Ang Assyrians ang sumakop sa hilagang bahagi ng ilog Tigris. Sila ay mga paladigmang pangkat. Subalit, nagbago ito sa pamumuno ni Ashurbanipal. Nakilala siya dahil sa kanyang koleksyon na mga libro na siya ring tinuturing na pinakaunang taong nagpatayo ng silid-aklatan. Ang mga Assyrians ay nilupig ng mga dating Babylonians. Sila ay kinilala bilang mga Chaldeans. Ang pinakatanyag na pinuno ng Chaldeans ay si Nebuchadnezzar. Si Nebuchadnezzar ang nakapagpatayo ng mga ziggurat na Hanging Garden at Tori ni Babel. Ang Hanging Garden ay kilala bilang isa sa Seven Wonders of Asian World. Habang umuulad ang mga kabihasnan sa Mesopotamia, ay siyang pagsibol naman ng Iran o Persia noon. Sila na rin ang naging dahilan ng pagbagsak ng Mesopotamia dahil sa pagsakop ng mga ito sa nasabing lupain. Ito ay pinamunuan ni Cyrus. Makalipas ang ilang panahon, siya ay hinalininan ni Darius the Great na nakapagpalawak ng kanilang nasasakupan hanggang sa India. Tulad ng mga sinaunang kabihasnan sa Mesopotamia, ang mga sinaunang kabihasnan sa India ay natatag din sa lambak ng ilog. Ito ang Ilog Indus. Pinaniniwalaan ng mga Dravidians ang sinaunang pangkat ng tao na nirahan dito. Sila ang nagtatag ng mga lungsod ng Mohenjo-Daro at Harappa. Pinaniniwalaang ang mga Dravidians ay sinakop ng mga Aryans. Nauuri ang dalawang pangkat ng taong ito sa kanilang kulay ng balat. Ito ang sistemang caste.
na kung saan ang mga Dravidians ay merong maiitim na kulay, samantalang ang mga Aryans ay mayroong mapuputing kulay na balat. Dala ng mga Aryans ang Vedas. Ito ay katipunan ng mga aklat na mga himnong pandigma, mga sagradong ritual at mga sawikain at salaysayin ng mga Hindu. Maiugnay marahil ang reliyong Hinduismo sa mga Aryans. Ang Hinduismo ang pinakaunang organisadong relihiyon sa buong mundo. Hindi tiyak ang dahilan ng pagbagsak na kabihasnan sa Indus. Sinasabing ito marahil ay dahil sa pagputok ng bulkan o mga lindol, sa pagbaha o pananakop ng ibang pangkat ng tao. Ngayon ay dumako naman tayo sa kabihasnan ng Chino. Katulad ng mga naunang kabihasnan, ang kabihasnan sa China ay natatag sa lambak ng ilog. Ito ang ilog Huanghe o Yellow River. Kilala ang China sa mga dinastiyang natatag dito. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang China ang tinuturing na pinakamatandang kabihasnan na nananatili hanggang sa kasalukuyan. Ang Xia ang pinakaunang kabihasnan. Subalit, walang naiwang mga labi o record na magpapatunay rito. Dahilan ito upang ituring ang kabihasnan ito na batay sa alamat lamang. Ang dinastiyang Shang ang humalili rito na siyang tinuturing na pinakaunang kabihasnan sa China sapagkat meron na itong naiwang labi na magpapatunay na merong nabuhay sa mga panahong ito. Katulad na lamang ng mga bronzing yaring kagamitan. Mga matatandang kasulatan na nasusulat sa mga oracle bones. At mga dokumento na magpapatunay ng pag-aali ng tao sa tuwing merong namamatay na pinuno sa dinastiyang ito. Ang Chu o Chao ang humalili sa dinastiyang Shang. Kilala ang dinastiyang ito dahil sa lubos na paggalang ng mga tao sa kanilang pinuno. Pinaniniwalaan nila na ang mga pinuno ay tinakda ng kanilang mga Diyos o Mandate of Heaven. Sa dinastiyang ito, nakilala ang mga tanyag na pilosopo ng China, kabilang na rito si Confucius. Si Confucius ang naglayon ng isang organisadong lipunan. Kilala rin siya sa kanyang Golden Rule o huwag mong gagawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Maliban kay Confucius, tanyag din sa dinastiyang ito si Lao Tzu, ang pinagmulan ng Taoism. Siya ay naniniwala sa kahalagahan ng kalikasan at pagkalang dito. Kinakailangan na ang tao ay kumilos na ayon sa kanyang kalikasan. Taliwas sa dalawa, naiiba naman ang pilosopiya ni Han Pei Chu. Sa kanyang legalismo, naniniwala siya na kailangan maging malupit o kailangan ng pagpaparusa upang sumunod ang mga nasasakupan nito. Ang dinastiyang Xin ang sumunod dito. Ang Xin ang pinanggalingan ng salitang China. Ang pinakatanyag na pinuno sa dinastiyang ito ay si Shi Huangti. Siya ang nagpatayo ng Ritual of China. Ginamit ito upang depensa sa mga nais sumakop sa nasabing bansa. Matapos ang Xin ay ang dinastiyang Han. Sa dinastiyang ito, umunlad ang relihiyong Confucianismo na mula sa mga aral ni Confucius. Kasunod ng Han ay ang Sui o Soy. Sa panahong ito, natayo ang Grand Canal, ang siyang mag-uugnay sa Ilog Huanghe at Ilog Yangtze. Layunin itong mapabilis pa ang transportasyon sa nasabing bansa. Sa dinastiyang Tang naman, lumaganap ang relihiyong Budismo. Sa dinastiya ring ito, nagsimula ang civil service examination sa lahat ng nais magtrabaho o maging opisyal ng pamahalaan. Mas naging maulad naman ang panitikan sa dinastiyang Sung dahil sa pagpapalaganap ng paglilimbag o ng sistema ng imprenta. Di naglaon ang bansang China ay nasakop ng Mongolia. Dahilan ito upang matatag ang dinastiyang Yuan na pinamunuan ni Kublai Khan. Sa dinastiyang ito,
na ganap ang Pax Mongolica o Mongolian Peace sa bansang China. Makalipas ang ilang panahon ay binawi ng mga Chino ang kapangyarihan sa mga Mongolian. Ito ay sa pangunguna ni Chun Yuan Chang. Ito na rin ang naging dahilan ng pagkakatatag ng Dinastiyang Ming. Sa dinastiyang ito, natayo ang Forbidden City na siyang ginamit bilang tirahan ng kanilang mga emperador. Subalit, hindi pa rin nakaiwas ang China sa mga mananakop. Sila ay sinakop ng mga Manchurian. Ito ang dahilan ng pagkakatatag ng Dinastiyang Qing. Sa panahon ng Dinastiyang Qing, hindi naiwasan ng China ang sigalot sa pagitan nila at ng Great Britain. Ito ay tinawag na digmaang opyo o opium war. Ngayon ay dumako naman tayo sa kabiasnan sa Africa, particular na sa Egypt. Gaya ng tatlong nauna, ang kabiasnan sa Africa o sa Egypt ay natatag din sa lambak ng ilog. Ito ang ilog Nile. Ang ilog Nile ang tinuturing na pinakamahabang ilog sa mundo. Naniniwala ang mga Ehipto na ang kanilang bansa ay biyaya ng ilog Nile. Sapagkat kung wala ang ilog Nile, mananatiling disyerto ang buong paligid. Ang dinastiya sa Egypt ay pinamumunuan ng mga paraon o pharaoh. Tinuturing ang mga paraon na diyos ng kanilang mga nasasakupan. Mauugat ang kabiasnan sa Egypt sa mga kaharian ng Lower at Upper Egypt na pinag-isa ni Menes noong una at ikalawang kaharian sa Ehipto. Samantalang noong ikatlo hanggang ika-anim na dinastiya, napatanyag ang mga pyramid. Ito ay nagsilbing libingan ng mga paraon. Ang pinakatanyag na pyramid sa buong mundo ay Pyramid of Giza na pinatayo ni Khufu. Ang pinakadakilang panahon ng Egypt ay naganap noong ika-16 hanggang ika-20 dinastiya. Sa panahong ito, napatanyag si Akhenaton. Siya ang nag-umpisa ng pananampalataya o pagsamba sa iisang Diyos o monoteismo. Ngunit noong ika-27 dinastiya, hindi na mapigilan ng mga taga-Ehipto ang pananakop ng mga dayuhan. Sila ay napasakamay ng mga Persian sa pangunguna ni Ambeses II. Hanggang sa mapasakamay ito ni Alexander the Great ng Macedonia at masama sa kanyang mga nasasakupan. Ang mga yan ay ilan lamang sa mga aralin na nilalaman ng inyong Module 5. Makatutulong ang inyong guro upang gabayan kayo sa pagpapalalim ng inyong kaalaman. Hanggang sa muli,